nila. Pero, pag naman nagparamdam na, mga duwag na. Mga kinikilabutan naman. Mga kinikilabutan naman, pag nagpaparamdam na, pero naglalagay ng kanina. Pero yun kasi yung ano natin, kumbaga, yung tradisyon. Tradisyon na nakasanayan ng araw ng mga kaluluwa, ay nagtitirik tayo ng kanila bilang pag-aalay sa kanila at pagbibita doon sa kanila sa araw ng pamahalaan. Amen ba? Pero sabi nga kanina, nagdiriwang tayo ngayon kasi meron pa tayo yun. Kala ko nakalimutan na. Kala ko wala makakasagot eh. Diba? Tayong mga merong kaluluwa ang siyang nagdiriwang ng mga araw na patay. Patay. Yan. Mga araw ng mga kaluluwa tayo kasi tayo yun na lang ang nagdiriwang para sa kanila kasi meron pa tayong kaluluwa. Yun. Anak ka na malakas ang ating kaluluwa. Akala ko nakalimutan na. Amen. So mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili. Sabi nga eh, nais natin hilingin yung kapangyarihan sa dila na tayo ay makapagsalita sa iba't ibang wika. Tignan nyo yung sinabi dito ka nung nakaraan. Si Mama Mary ba yung may message no, na kung saan sabi, simula ngayon, limang araw, magtirik tayo ng kandila ng 5 days para hindi natin maranasan yung bagyo, yung hagupit ni Leon. Yan. Pero doon sa Batanes, talaga namang signal number 5 yung kanilang naranasan. Pero praise the Lord, sa pamamagitan ng kapangyarihan sa dila, pagsasalita sa iba't ibang wika, at yung interpretation, gift of interpretation, narinig natin yung mensahe ng ating mahal na ina at tayo ay kanyang pinaghanda. Pinagtagubilinan na tayo ay magsindi ng kandila para hindi natin maranasan ang hagupit ng bagyo. Nakakaawa niyo pag nakikita ko nga yung mga bubong nagtutuklapan. Sabi ko nga, Diyos ko po, pagka dito to sa amin, baka yung bubong namin, wala na lahat, wash out. Pero napakabuti ng Diyos kasi binibigyan niya tayo ng tagubilin sa pamamagitan ni Mama Mary sa utos ni Amang Yahweh na ibibigay yung tagubilin para sa ating lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan sa dila. Kaya hindi natin sa ating Amang Yahweh na tayo magkaroon ng kapangyarihan sa dila para tayo ay ano? Matanda. May taboy. Kaya kasangkapanin sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng Ama sa pamamagitan ninyo. Sa pamamagitan ninyo, kakasangkapanin ng ating mga dila ni Ama Yahweh para marinig ang kanyang dinig. Sapagkat ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos. Yan, matagal na. Kaya nga hingin natin yung kapangyarihan sa dila. Sapagkat sa pamamagitan niyan, maririnig natin ang tinig ng Diyos, maririnig natin yung kanyang mga tagubilin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Palakpakan natin ang malakas. So mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili. Pag nag-aaliluya tayo, sabihin natin yung pagkasalita ng Alleluia, Alleluia, sapagkat pagkatapos niya mag-Alleluia, tsaka yun, susunod na yung pagsasalita sa iba't ibang wika. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oh,
Thank you.
Santo. Para sa unang-unang, ngayon at pakailanman, magpasa walang hanggan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.